ka-farmers. So ngayon po ang ating episode ay ang pag-aabono ng mais. So how to apply fertilizer for your corn. So ito po yung ating mais na 15 days na yung edad. So tayo po ay maglalagay ng abono. So ito po ay nasa slope area. So nag-abono po tayo dito sa taas. So ang ating gagamitin ay traditional po na pole or tugda, no? So ito yung ginagamit ng mga ating mga ninuno. So butas po tayo dito sa taas. So lagyan natin ang abono. So konting abono lang po ang ilalagay natin. Konting abono lang. Bakit po natin kailangan na butasan or tugdaan yung mais? So, kasi po kung ihahagis lang natin, halimbawa yan may butas, nakikita niyo naman. Pag hinagis mo lang yung mais po, yan ay mawawasak o madadala. Mawawash out po yan ng ulan. So pag malakas yung ulan, mawawash out ganun yung mga natin, mga abono. Kaya sayang. Kaya ang best way ay butasan talaga yung gitan. 3 inches away from the base of the plant para mas maganda yung absorption. So yan po yung traditional way ng paglalagay ng abono sa ating mga mais. So sa ibang halaman po pwede nyo rin gawin yung ganito. So ang pag-aabono po ng mais ay kada 15 days or every 15 days. So ang mais po ay matakaw sa nitrogen. So dapat kailangan niya marami nitrogen. So sa paglalagay po nito, in-encourage po natin paglagay ng organic. Pero kasi pag organic po, mas marami dapat ang ilalagay mo. Compare naman doon sa paggamit ng urea. So konting urea lang, ang katumbas niya ay maraming organic. So ayan po. So hanggang nyo lang po muna mga ka-farmers. Yan po yung simpleng pag-aabono ng mais natin para sa ating mga farm. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating YouTube channel.